siya ang Jay sa TVJ, si Joey Escalera sa School Bukol, at ang Leon sa Wow Mali. Maraming mukha si Joey De Leon, pero iisa ang kanyang pusong payaso, ang ipitomo ng bayaw na kalog, pero malikhain, sira, pero mautak. Doble wasak si Joey, wagas na kaibigan, pero wag-aawayin dahil ang samang kaaway. Si Rene, ano eh, sa stage kasi yan eh. So, scripted yan. Dinumero, no? Dinumero yan. Sinabi mo kanina, Sir Joey, na... Uy, ano ba ito? Tumatakbo na tayo. Oo, sige. In media stress, kunyari. Uy, mga bayaw, yeah. Welcome sa isang episode ng Wasak. Nako, ngayon kinakabahan ako kasi yung bisita natin yung super idol to. Hindi lang ako, hindi lang niya, pero pati ng director natin. So, maraming sa chariyo. Naalala ko yung ano mo eh, yung set mo, Wasak eh. Yung unang gawa ko ng Starsan, ako ata yung gumawa ng ano eh, ng merong sa gubat. Merong ganyang mga ilaw. Inspired yan, sir. Loveliness eh. Uy, ano ako doon? Nag-co-host ako, pero hindi Loveliness. Rated A. Rated A. Joe right. De Leon, sir. Maraming salamat sir sa oras ninyo. Sir, first question, kasi medyo timely naman yata. Kung makakausap po si Pidol sa mga huling mga minuto niya bago siya mag-expire, ano kaya pag-uusapan niyo? Ako siguro magtatanong lang. Mm. Wala eh. Unang-una, nung tinatanong mo nga ako, dadalaw ka ba? Eh, sabi ko, hindi. Basta mga kaibigang na mayama na eh. Hanggat mari, iniiwasan ko dumalaw o pumunta sa libing. Wala, hindi siguro. Hindi ko makakausap. Mas ano na lang memories, iwanan mo na lang eh. Ano, masyadong morbid para makita mo na nakaratay sila sa gano'n? Wala, inano ko na eh. O ayaw mo lang maalala na makita sila gano'n? Inano ko na eh. Pero huwag niyo isiping ano ko ha, natatakot sa patay. Dahil lumaki ko sa pagitan ng dalawang funeraria. Oro tsaka Gloria. Kahit mga kamag-anak eh, hanggat kayo na lang. Dadasal ko na lang. Paano mo ma-explain, Sir Joey, na okay, ngayon merong massive outpouring ng simpatya at pagmamahal para kay Mang Dolby? Pero yung Father Jeje Mon, sa huling film fest, 1.4 pinakakulelat sa rating. 1.4 million lang. Bakit kaya ganun? Masakit tanggapin. Pero, siyempre, si Dolphy siya. Kaya lang, pag may kasabay kang mga the stars of the moment na tinatawag, eh lalamangan ka talaga. At alam naman natin na comedy yun at limitado na rin ang movement mo. Comedy, it's about movement. Physical. Also. Physical. So siguro yung mga manonood, hindi na ganun karayot ito. At saka yung pari pati yung role. So limitado, ini-expect nila sa dating Dolphy na, ganun. Ayun, epekto rin yun. Pero tingnan mo mga tao, yung mga living legend na sinasabi. Pagdating sa living, living legend pa rin, living legend. Sabi, doon sila nagkakagulo. Kombinasyon niya ng ano, siguro dahil sikat na sikat talaga siya. At saka mamimiss nila itong tao. Nung nagsisimula pa lang kayo, anong klaseng Dolphy yung inabutan nila? Wala, si Dolphy ano na talaga eh. Maliit nga ng mundo eh. Kasama namin si Francis Magalona noon. Na anak nung nagbigay ng break sa kanya. Una niya pelikula. Naging si Pancho. Kaibig. Maraming kombinasyon eh. So, hindi na iba eh. Actually, pinag-iisipan ko, ang unang nagbakla sa pelikula, ayon kay Dolphy, si Dolphy. Pero ayon sa research ko, sa TV naman, ang unang nagbakla ay si Pepe Pimentel. Talaga? Oo. Hindi ko alam kung sino nauna sa kanila eh. Siguro naong konti si Dolphy sa pangkalahatang entertainment pag-uusapan. Pero si Pepe. Naalalam niyo yung ano, yung... kwentong kutsero. Siya si Anton Alanganin. Ang term kasi nung araw sa... Alanganin. Binabae o Alanganin. Wala pa yung silahis. Wala eh. Silahis, kombinasyon na yun. Baning, badaf, nagkaroon na yun. Ngayon na lang gano'n eh. Nung araw, Alanganin, Binabae. Nakarami si ka rin gano'ng karakter, Sir Joey. Oo, mas dumami pa yun. Mas malala pa. Yung mga ginagawa niyong gano'n, may nakikita kang parang direct influence or direct connection sa pinagagawa nila dati. Alam mo yan, ano yun eh, cycle yan eh. Sabi nga ni Vic sa isang interview, dahil nakasama niya si Dolphy sa pelikula. Sabi niya, papiritin ako sa yung mga gags, routine. Sabi ni Dolphy, okay lang. Pinirata ko rin yan. Ano lang yan eh. Umiikot lang. No? Hindi natin malalaman. Pera na lang sa kung ikaw ay manunulat. Kaya ako'y hanga sa mga komedyante o nagpapatawa na manunulat din. Kasi yung pag sinulat mo, na itatago mo, na ipafile mo. At alam mo, sa konsensya mo kung ginaya mo yun o sa'yo nag-originate. Mas ang saludo ko doon malahas. Kesa doon sa may komedyanteng magaling lang mag-deliver. Tsaka right? Yung mukha lang. Pero sa kaso nila Dolphy Pancito noon, meron silang Ading Fernando. Oo. May mga ganun. Importante yun.
Pero sa kaso niyo, ikaw lang talaga. Masipag ako eh, pati sa kanta eh. Ito bang TVJ Top Hits, Sir Joey? Eh, directly influenced ba nung pinagagawa ni Dolphy Infancito? Yung binabago nila yung lyrics? Nung unang TV show namin, kasama namin yung Apo Hiking, yung title Okay Lang. Ang uso nun, knock-knock, yung sinesentence. Ang mga gags nun, napakasimple. Pero tinatawa na na. Kunyari, sample. Pare, ang plastic ng kapatid mo. Ayoko na kay Vic, ang plastic. Hindi ah. Totoo ang tao naman plastic yun. Ayan, tapos dumarating, may nakasuklob na, na plastic lang. Tawa na yan. Comedy na yun. Wah! Lalagyan mo na ng laughter. Sa may canned laughter na. Ganun lang kasimple. Knock-knock. Literal, no? Leon words lang, di ba? Eh ngayon, eh, iba na eh. May ano na mga jokes ngayon. May setup na talaga. May sinusulat mo ng mabuti. So, ibig sabihin, naging sophisticado ba yung humor? Sophisticado, oo. At naging mas malupit. Mas malupit in what sense? Malupit na mas matapang, mas bastos. Tsaka mas nakakabastos. Coming from you, medyo mabigat na ano yan. Ang kabastosan naman. May level siya. Oo. Alam mo yung bastos sa aking pagsasaliksik? Ang bastos ay nanggaling sa pamalo eh. Pamalo? Yung baston. Okay. Tsaka sa Paris, may Yossi na bastos, diba? Oo. Baka yun ang meaning nila. Alam nyo yung cards ng Spanish. Bastos. Di ba? Haring Oros. 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 Gold. Bastos. Copas. Ah, yan. Sa puso yan, diba? Cups. Spanish sa, cards. Ano? Espada. Sword. Nakakabayo yan. Tsaka yung bastos. Bastos. Pag tinignan mo yung bastos, pamalo eh. Parang yung sa caveman. Wala, ewan ko kung paano naging masama yung baso. Kaya naging, ano, bastos yan, matindi yan. Kapalungin. Yan, matindi yan. Ano yan, patok yan. Parang katumbasang sinturon. Parang hit. Hit yan, parang gano'n. Hit yan, o. Parang bomba. Bomba yan, o. So, hindi masama eh. Naikategorya natin na pag medyo green, yun na yung bastos. Pero may limitasyon eh. Sa akin kasi, basta hindi mo nalusutan, talo ka. Okay. Bastos na bastos ka. Okay. Pero pag may lusot ka, okay yan. Pero kayo, Sir Joey, medyo marami kayong ganyang in episode sa buhay ninyo, no? Okay, there was a time na... Tawag nga sa akin, doktor eh. Galing ko raw lumusot. Yung mga toilet humor, di ba? Ilang beses ka na memohan dyan ng MTRCB. Face lang ba yon sa... Hindi. Alam mo, sa totoo, Lord, pag sinabi mo toilet, kubeta, di ba? Walang toilet humor eh. Kunyari, yung sa eksena, sa star, sa pelikula lang, partner ko pa mga si Shasha, kaya hindi iba sa akin si Dolphy. Naabutan ko nun ng liligo kay Shasha. Okay. Yun yung time Star Sun's Day pala yun, no? Nakatalikod ako sa eksena. Bumababa, sabi ni Shasha, ni Jane, Star Sun, saan punta? Di ba, sabi ko, Star Sun, punta ilog, hugas itlog. Alala ko yan. Di ba? Dala-dala ka itlog. Mas sumarap ako, laka no itlog, hugas. Doble. Pero walang toilet humor doon. Kasi ang iniisip ko, pag sinabi mong toilet humor tungkol sa uo. Oo, mga ganyan. Ang pinaka-toilet ko ng joke, yung ano eh, yung pick-up line ko. Yung, sana septic tank ka. Sasagot ka. Bakit? Para makuha ko ng patamis mong oo. Oo naman. Paano ba kita makikilala pagka kung sakaling magkikita tayo? Anong suot mo ba? Ah, talaga. Siguro ang ganda-ganda mo talaga, no? Boses mo pa lang, ang ganda na eh. Sige, bye. Ay, nako. Si ano na naman ba yan? Eh, wala. Si ano yan eh? Wala, Tol. Kaibigan ko lang yon, Tol. Alam mo, Tol, parang kang bangus. Eh, bakit naman? Dahil ikaw ay matinik. Ah, ganun pala yun, ha? Hoy, mga bayo. Ayun. Pero dito sa Pue, o Pulutang Wasak Espesyal, hindi nyo kailangan magtsaga sa matinik na isda. Dahil ituturo natin sa inyo ngayong gabi sa paggawa ng tinatawag natin grilled boneless bangus. Ah, talaga? Paano yan, Lord? Siyempre, tatawagin natin ang ating bayaw na chef dito sa Pasos, sa Mindanao Avenue. Okay. Si Kuya Tirso. Okay. Palakpakan natin si Tirso. Tirso, isang ngiti naman dyan, Tirso. Oo, Tol. Tapos pa side view. Side view tayo. Side view, tapos sa baby yung tingin doon. Ngiti. Iyan. Ayan. Okay. Tirso, ano gagawin natin? Kasi ang prepare ng boneless bangus, sa palengke, kailangan bumili ka na, may naano na boneless na. So tulad nito ay boneless na to. Ayan, boneless na yung binibili namin. Ayan, mabayaw, boneless na yan. Sa palengke ay may nabibili ng? Boneless. Ang pagpe-prepare niyan, kailangan, lalagyan nyo lang ano, sibuyas, kamatis. Parang sarap yan, Tirso. Umiibig ba sa'yo yung mga babae pag alam nyo nang nagluluto ka, magaling ka magluto?
Pwede rin kasi hindi naman nila nakikita eh. Pag ikaw ba, Tirso, may girlfriend ka ngayon? Wala pa. Sorry. I-ano, mamarinate natin ngayon. Mamarinate natin? Lalagyan natin ng, ano, ng oyster. Oyster sauce? Oo, pampasarap. Para siya ano, lumasa yung... Yung ito, bangos. Ano naman to? Asin. Asin. Nalagyan naman ng asin yan, di ba? Nalagyan na natin asin. Kung gusto nyo, ma'am, lagyan nyo rin ng asin to para diretso sumarap sa isda. Po. Diretso sa isda. Pero konti lang. Konti lang. Para hindi siya umalat. Pagka ano niya itong ganito, saka nyo ilalagay yung ano. Itong ginawa natin. Itong ginawa natin. So, importante talagang nakapangdahing talaga yung isda. Oo. Para pantay lahat. Pantay lahat. Kasi iba ginagawa, sinisiksik lang sa ano, sa may asang. Sa asang. Tapos, paano natin sasarang ngayon yan? Gagay na natin ang sarili. Yun. Tsaka ilalagay sa green. Ready na yan. Ready na yan. Ayun, lagay na natin ngayon yan. Kawawa naman yung bangus. Kaya Tirso, naihipit siya. Ganyan talaga yan para masarap. Yan. Tsaka yung sasalang lang dito. Yan. Ang pag-anon yan, 10 to 15 minutes. Kasi may kaliskis siya eh. Yun, no? Suwabe na yan. Lutuhon na to. Okay, talagang kailangan talaga lagyan ng pipino. Napaganda na. Pwede rin kamatis kung gusto nyo. Ay, pwede rin kamatis. O, ayun mga bayaw, ha? Masarap na masarap to. Ang grilled boneless bangus sa Tasyos. Dito lang yan sa Pulutang Wasak Espesyal o Puwe. TVJ ba? Sino yung nagsusulat doon, Sir Joe? Yung mga kanta, akong 95%. 95% siya talaga yun. Eh. Sabi mo dati, hindi ka marunong mag-ano ng instrumento. Paano yun na... Meron nga kaming ginawa ni Big, alam mo, pambihira. Eh. Yung awaitin mo, isasayo ko. Mga kaibigan, ewan ko, nakakwento ko na ito, ulitin ko na. Yung pong, awaitin mo at isasayo ko, sa inyong kalaman, yan po ay nasulat ng hiwalay kami ni Big. Pare, kailangan natin ng ano, isang ano, single. Anong title? Awaitin mo, isasayo ko. Sa kanila nang galing ang title. Pero wala silang letra, walang katawan ng letra. So may music siya. Sa telepono kami nag-uusap. Ang style ko, dahil hindi naman ako marunong notes. Sandali pare ha, gumawa ko ng ballpen at papel. Paano yung tono? Tarararararararan. Sinasabi saan sa telepono. Sandali pare ha. Tara. Dots lang, dots. Si Vic yung... Si Vic yung nagkamakanta dahil siya ang kanya music. Parang Morse code. Oo. Hindi, kung ano yung beat. So, buong yun. O sige pare, o alas 6, pag gina tayo cinema. Pagdating doon, gawa na yung letra. Pag recording, kamado eh. Pasok. Exacto. Pasok. Grabe, no? Kumita na kami ng ano noon, mga 150, 200 pesos. Yung time na yun, ganun lang ang bayaran. Yung humor mo lagi, very edgy, yet, ito, part ka ng mainstream media. Paano mo nagagawa na, di ba, by all intent, for all intents and purposes, the mainstream media is supposed to react against your brand of humor. Bakit ka nakakalusot? Hindi, ano eh, siguro dahil sa Itbulaga, araw-araw eh. Uh-huh. Araw-araw, nakababad ka sa now. Uh-huh. Nakababad ka sa ngayon. Uh-huh. Plus yung hindi ka nakakalimot sa nakaraan. Uh-huh. At nakakaisip ka ng mga advanced na mga kung ano-ano. Uh-huh. Maganda nung mix. Kailangan na updated ka. So you read. Uh-huh. Kailangan magbabasa ka. Uh-huh. Alam mo kung saan yung latest chismis, pati sa kababakayan. Kailangan. Uh-huh. Hanggang ngayon, maganyan ka pa rin. Oo. Sa Bulaga kasi, pagdating namin po sa Bulaga, dalawa lang ang tanong madalas. Sino girlfriend ni Vic Soto? Hindi, ano na anong latest? Anong latest? Okay. Ano ulam? Okay. Eh, araw-araw yung show, hindi naman kami once a week. Uh-huh. Matindi yung Bulaga. Sasawa rin talaga kayo. For 33 years, eh, araw-araw kayo. Uh-huh. At minsan, ang nachichismis pa yung mga kasamahan mo. Uh-huh. So, mas ano ka, nasa yung genuine na ano ba, resulta. Naniniwala ka ba, Sir Joey, sa... talento o sipag? Pareho eh. Yung talento, gift yan eh. Mm-hmm. Yung sipag, kusa yun. Mm-hmm. Parang ano yan eh, tanim. Kailangan yung sipag, yung dilig eh. Mm-hmm. Importante yun, pareho. Mm-hmm. Hindi pwedeng mawala isa doon. So, swerte. Right, meron pa rin konti noon. Hiwalay-hiwalay mo pa. Yun ang tatlong magkakasama. Mm-hmm. Sa kailangan sidekick mo kayo mula nung... Hindi, alam mo, yung mga sidekick na... Pag-usapan natin ano yan. Yun eh, hindi ko tinuturing na ano yun. Nung araw, may eksena pa na ano eh. Mas mataas pa nga yung pangalan ni Rene sa akin. Dahil pinaglabang ko. Sabi ko sa producer, ano yan, Long Ranger and Tonton. What did Joey De Leon and Rene Rene? Uh-huh. Ngayon daw, kompleto na raw ngayon yung langit. Kasi yung siya, Panchito, Dolphy, Babalu. Pero ano yung kwento mo siya? Pero nauna yung mga sidekick. Ano ba sabi ng magkapatid? Nauna talaga mga sidekick. Oo, kaya nauna rin si Rene Requestas. Sabi ko eh.
Kaya ikaw, Vic, sabi ko, yung si Jose Tsiwali, oh, tagilid na tagilid yan. Parang natatakot rin ako dyan, ha? Hindi. Ano bang tulungan natin? Hindi, naman yan. Huwag kayong magmumovies. Parang wala ka insecurity sa katawan mo. No? Nung Tito Vic and Joey pa lang ba, eh, may inkling ka na maggagawa ko ng sarili kong gimmick? Hindi. Tamad lang sila. Uh-huh. Kaya, tamad lang sila. Kaya sige ako ng sige. Uh-huh. Pero, pag tinanong mo, trivia to, pag tinanong mo, sino naunang nag-solo? Uh-huh. Isip, pagbibintangan mo ako eh. Mm-hmm. Actually, dapat ako una. Mm-hmm. Inoperan ako, Joey and Son. Inabalitaan ko, may gagawin din si Vic TV show. Uh-huh. Lucky Stars. Mm-hmm. Variety show, game show. Ganyan. Sabi ko doon sa producer ng Joey and Son, pwede ba nating i-delay? I-delay, oo. Pauunahin ko lang si Vic. Para sabihin na siya inaunang solo. Para pag nagkasamaan ng loob. Ikaw ko nauna ka sa linggo eh. Nangyari yun. Nangyari yun. Kaya nauna yung Lucky Stars na mga isang linggo o dalawang linggo. Tsaka nagkaroon ng Joey and Son Channel 9. Kailan huling nagkasamaan ng loob ang TVJ? Matagal na. Mm-hmm. Ano pa ata, ginagawa pa namin yung moving, ano, yung Mr. 1-2-3. Oh. Yung kambal kami. Superheroes. So, wala, ano lang. Yung Super 1-2-3? Parang pinagtanggol ko yung producer. Mm-hmm. Parang inanoman naman yung Vic. Ba't po magtatanggol yan? Parang nagano lang. Mm-hmm. Wala, yun lang. Yun lang. Minor. Tagal na nun. Tagal naman. Yun na yung parang unang video, tapos yun. May pako kami rito, yun. Pangkabit nun. Eh. Oh. Hirap nun. Oo, nakadikit kayo, no? Oo, may dream sequence kami na namatay kami. Mm-hmm. So, nasa atahol. Oh. Ayaw pa atahol yung dalawang dulo. Uy, malungkot yung pelikulang yun, no? Hindi ko malala na eh. Sila Ana Marie Gutierrez. Tapos kahapon, yung nilabas naman, Double Trouble. Mm. Dolphy, tsaka si Georgie, ganun din, magkadikit. Hindi, kaya nga isi-share ko sa inyo. Hindi nga pumayag malagay sa ataol yung dalawa. Uh-huh. Ako yung pumayag. Uh-huh. Pero may na-discoverer ako. Pag naghihiga ka sa ataol, lumalakas ka. Oo. Oh. So, talaga? Kaya siguro si Dracula, yung iba, si Elizalde. Elizalde, totoo yan. Charito Solis, di ba? Nag-ano daw. Hindi, pinag-aralan ko. Sa seryosong, bakit naman. Anong logic kaya doon? Ang tingin ko, dahil sa kinukontra mong hindi totoo. Okay. Lumalabas yung energy mo. Pwede. Mahiga ka sa taon. Kaya hindi totoo to. Siguro yun eh. So, lalabas yung mga ano mo. Kaya pagbaba mo, parang... Okay. Hindi totoo. Kaya lakas mo eh. Yun ba yung huling so, dapat pala gawin ko rin yung ganyan? Yung pinig mo lang yun. Wala naman eh. Ibig sabihin pala, pwede mong gawin siya periodically, no? Para nare-recharge. Hindi nga, ginagawa nga. Di ba si Elizalde nga daw. Anong pakiramdam? Ang nakahiga sa loob ng kabao? Ayun nga lang. Hindi ka naman matutulog eh. Hindi ka naman matutulog. Gising ka eh. Dahil nag-acting kayo. Uh-huh. Kaya lang, siguro, yun ang ano, no, na kinukontra mo yung nangyayari. Pumasok kaya ako sa kulungan, no? Hindi, iba naman yun. Takot ako sa kulungan pumasok eh. Sabang mangyari totoo. Ayun ang mga ano. Talaga, hindi niyo ito tinatanong, sineshare ko na. Oo, okay nga yun. Diba? Makuwento ito sa sarap ko. Ang dami, bro. Sa tagal ko naman sa mundo. Oo. Ang kanyang full title ay His Excellency President for Life Field Marshal Alhaji Dr. Idi Amin, VC, DSO, MC, Lord of all the beasts of the earth and fishes of the sea, and conqueror of the British Empire in Africa in general and Uganda in particular. Whew. Pero mas kilala siya bilang The Butcher of Uganda. Tulad ng maraming diktador, hindi nakadama si Idi Amin ng aruga mula sa kanyang ama. Miyembro sila ng isang maliit na tribo at ang kanyang ermats ang herbalist o medicine woman dito. Teka, parang mahirap yata ma-imagine ang damulag na ito na mama's boy. Grade school lang ang inabot ni paring Idi Amin pero nakapasok siya sa British Colonial Army bilang cook. Nagpakitang gilas si Bayaw sa ilang bakbakan at unti-unting umakyat ng ranggo hanggang maging isang Effendi, ang pinakamataas na posisyon na iginagawad sa isang itim ng mga British. Pero tulad ni Alexander the Great at Luigi ng Super Mario Brothers, he wanted more. Much, much more. At nang lumayas ang British sa Uganda, tumaas muli ang ranggo ni Idi Amin hanggang magkaroon ito ng pagkakataong mamuno ng isang coup. At presto, lord of all the fishes in the aquarium na si Daddy Idi. Hindi obvious nung una ang sayad ni Idi Amin, pero kalaunan, pinagpapatay na niya
niya ang kanyang mga kalaban na tribo. Kasunod ang kalaban sa politika, pati kalaban sa pusoy. Sa tansya ng ilan, umabot sa mula 100,000 hanggang kalahating milyon ang pinapatay ng Butcher of Uganda. Hindi lang mass killer, cannibal din daw si Idi Amin, isang reputasyong pinabulaanan ng isa sa kanyang 40 opisyal na anak. May 7 opisyal na asawa si Idi. Pero sa bandang huli, mga biyanan, kapraningan ang dumali sa diktador. Dahil wala na siyang tiwala sa kanyang mga sundalo, nag-import siya ng maraming mersenaryo na nagsibaliktaran ng sakupin ng Uganda ang ilang kalapit bansa. Umeska po si Idi Amin at namatay sa multiple organ failure sa Saudi Arabia noong 2003, isang patunay, mga bayaw, na hindi lahat ng cook ay mapagkakatiwalaan. Kailan huling uminit ang ulo mo, Sir Joey? May mga bagay eh. Kunwari, may nanonood akong gano'n, ng news. Mm. Kung manonood ako ng news, dalawa, sabay, tatlo. Kunwari, TV Patrol, 24, Willie. Lahat pinapanood ko yan, sabay-sabay. Anyway, pag may binabantayan ako, kunwari, si Willie, iyak to. Hindi, kunwari, iyak. Kunwari, panahon ni Dolpito eh. Aabangan ko. Siya pa nga nata nag-broadcast na una eh. Na-miss ko ngayon dahil nababad ako sa kabila. Yun, nagagalit ako. Kasi naman eh, ba't hindi tayo bumili 3 TV? Kasi nisisig na ngayon. Hindi ako marunong mag-ano na may pip. Pip. Meron ako eh. Nakikita mo na yung tatlo? Meron ako eh, hindi ko alam. Hindi ako nag-detect eh. Ah, talaga? Oh, that explains. Tawag lang. Hindi ako techie. Mm-hmm. Teka lang ako. Teka. Paano to? Ikaw ba may Facebook account ka? Wala. Hindi ako nagaganon. Marami nagaganon sa akin. Mga vlog. Huling nagpinta ka lang? Wala nga oras. Sirekwento ko ngayon. Kung pwede lang. Ngayon, pinapagawa ko isang room. Para doon ako magkalat. Kwarto daw ni Kim B. No, landscaping. May nakatira sa iba. Tingin mo, Sir Joey, magre-retiro ka ever? Hindi. Wala sa amin yung word na yun eh. Kasi problema sa retirement. Malakas, no? Meron ako noon eh. Tinago ko eh. Cartoon strip. Uh-huh. Wizard of Id. Ang problema daw sa retirement, walang day off. So, bakit ka mag-retire? Uh-huh. Eh, sarap na ang day off. Sanay ka sa routine, no? Matagal ko lang sinasabi lagi yun eh. Pag namatay ka, puro ka natulog, di ba? Puro ka na pahinga. Idolo ko si John Lennon. Pangalawa eh, abating pa eh. Sino? Si Freddie Mercury. Oh. Alam mo ginagawa yung movie niya? Oo nga daw. Sino ba bida doon? Si Borat. Oo, oh, di ba? Pasok yun. Si Borat ang magiging Freddie Mercury. Pasok eh. Di ba? Ewan ko. Alabas na ba yung pelikula niya? Yung Dictator? Dictator. Napanood ko na yun eh. Ewan ko kung paano lulusot dito yun. Yun ang mahirap lumusot dito. Bakit? Eh, may mga frontal nudity niya yun eh. Ang Dictator? Labas yung ano niya eh, yung kanyang sandata. Tsaka ano, humahumagan niya sa screen. Talaga? Tsaka yung mga dialogue. Timo natagalan, napanood ko yun doon eh. Ganda. Sabi ko, paano kaya? Nakakatawa. Your face talaga, eto, bastos to. Ganyan mo. Paano kaya ito? Pag in-edit naman, baka hindi mo naman maintindihan. Sir Joey, ano yung greatest fear mo? Mag-isa. Hindi ako nakakabiyahin mag-isa. Ito nga, alis kami, pero makasama ko yung niyaya ko ng magkapatid. Sa isang araw, ilan ang... Hindi, pwede kong mag-isa sa bahay. Sa bahay, pero yung babiyahe, hindi, kaya ko nga. Pwede nga ako mag-isa eh. Sa biyahe, hindi ako mag-isa talaga. Tsaka yung mga claustrophobic ako. Talaga? Hindi ka pwede sa maliliit na mga enclosed spaces. Baliktad nga ako eh. Ganito eh, may napansin ako eh. Nung araw, takot ako sa heights. Hindi, ngayon takot ako sa heights. Nung araw, ang trabaho ko, hulaan niyo trabaho ko. Pumapanik ako sa building. Puro sa fire escape. Bakit? Nag-expose ako ng parang talambuhay ko na. Nag-expose ako ng slides. Sa laboratorio? Oo. Medical laboratory aid ako. Talaga? Oo. Sa NIST. Uh-huh. National Institute of Science and Technology. Pinasok ako ngayon trabaho. Ko lang narinig yan, ha? Dalawang eskwelahan yan. Dalawang strategic na lugar sa Manila. To determine the pollen incidence. Dahil paggamot nito sa sa hika. Allergy. In general. Okay. Sentro Escolar, tsaka La Concordia. Alam niyo yun sa Paco? Doon, kailangan expose ko yung slides every day. Merong lalagyan yung sa taas. May takip dahil para pag umulan. Pero yung pollen sa hangin. Lalagay mo yung slides, may glycerin jelly yun. Tapos next day, tatakpan mo yun, pag-aaralan ng mga ano natin. Pumapanik ako, hindi ako pwede doon sa mga ano, puro babae. Sa ano ko, sa side ng building, puro ano, mga binababang ano. Action ako. Hindi ko malaman, nung tumanda ako,
natakot ako sa akin. Mm-hmm. And sabi ko, ano lang siguro, pag nagiging ano ka na, matagumpay ka na, uh-huh. o malaki na responsibilidad mo, uh-huh. pamilya ka na, uh-huh. takot ka na mo. Natatakot ka ng masaktan. Uh-huh. O nag-iingat ka na. Yun lang ayos pala na siya. Anong stage sa buhay mo na-realize mo na successful ka? Hindi ko niniisip yun eh. Basta sinabi ko, okay lang. Okay lang. Okay lang. Hanggang ngayon, ano ko yung okay lang? Okay lang. Okay lang, comfortable. Comfortable, okay. Pero yung successful, dami mong gustong gawin. Hindi mo matatapos lahat. Siguro parang sa yung relax lang yung face ng buhay mo, mas marami dumadating pag hindi mo pinipilit. Ganun ba? Basta ako kailangan may ginagawa. Ako sa bahay, nagkalat ang papel tsaka ballpen. Kasi pag may naisip ako, makakalimutan mo agad. Yun, lalo na kung tayo, palaisip. So kailangan sulat ko. So, bagay din sa inyo may recorder. Dati ginagawa ko yun. Nakahuli ko ng asawa ko. May boses ng babae. Patay. Kaya sulat na lang. Pwede ko na sabihin ngayon, na patawad na ako. Anong araw ko yun? Nakalimot. At buti, boses lang. May halinging pa. Minsan dito sa Pilipinas, pag ikaw ay nanunod ng balita o nagbabasa ng dyaryo, minsan hindi mo talaga mapigilan ang iyong sarili na mapakunot na lang ang iyong noo. Dito sa Wasak, ang top 5 kunot noo moments na masabi mo lang na only in the Philippines. Sa number 5, only in the Philippines, alam agad ng polis kung sino ang sindikatong nasa likod ng malalaking krimen tulad ng Ilonggo Gang o Waray Gang. Pero bihira ang nahuhuli. Minsan, hindi mo mapigilang isipin, magka-Facebook kaya sila. Sa number 4, only in the Philippines, magpapautang ng 1 billion kahit kapos na kapos ang pondo para sa edukasyon, healthcare, at iba pang basic services. Sa number 3, only in the Philippines, hindi raw kidnapping kapag walang ransom. Tulad na lang yung nangyaring bata doon sa Laguna. At yung sa kaso naman ng Jordanian journalist sa Mindanao, depende kung sino kausap mo. Kung DND, DALG, o yung local government, o PNP. Sa number 2, only in the Philippines, may mga taong galit na galit sa Chinese, pero bili pa rin ang bili ng mga peking produkto nila. At ang ating number 1 kunot noo moment na only in the Philippines lang, nako, ang binibigyan ng breath analyzer test ay hindi lang basta driver, pero pati na rin ang MMDA traffic enforcer. Ipulaga nga, ano yan eh. Ako nag-title kasi na Ipulaga. Pinaka-contest kami. Sige, isip ko yun, kakalabahan natin student canteen. Sige, ako puro kalukuhan nun, actually. Mga writers, serious. May mga writers na eh. Mga taga-UP, Ateneo, mga luha. Ang mentality ng Pinoy, pag may kalaban, dumidikit na lang sa kalaban. So, ang daming title nun, mga student body. Student, yan. Canteen, yan. So, yung student at canteen. So, inihiwalay lang. Hinahanap ko na nga yung canteen student para hindi na lumayo. Ito yung istorya talaga nun. So, ilalathala ko ito eh. Yung, ang tawag ko, the EB code. Nasa bahay ako ni Tito sa may kusina. Ano yan? Ayoko, manggaya. Anong ginagawa sa canteen? Kain. Eat. Di ba, pag nagsawa ka, biglang bagadag. Eat. Bulaga. Wala ka maisip eh. Eat bulaga. So, pwede ah. Eat bulaga. Nilagyan ko ng ano ngayon. Dinipensa ko na mababaw. Eh, sabi ko, anong eat? Eat bulaga. Eat na kain ang nasa isip ko kasi wala akong may dugtong na eat. Canteen? Pangit. Yun ang nga yung ginagawa sa canteen. Eat students? Pangit. Parang anong cannibal. So, sabi ko, okay ah. Surprise at noon. Dahil lunch yun. Pwede, may laban. Tapos sinulat ko. Architecture ako. So, sinulat ko siya ng black in bold, yung capital. Sinulat ko rin ng lowercase. Tinignan ko. Binasa pa gano'n. Mahilig ako gano'n. Babasahin pa kanan, kaliwa. Pagdating ko sa it, tae.
Oo nga, no? Pag binaligtad mo. Oh, swerte. Swerte, ay. Bakit swerte ka? Nakapaka-swerte. Hindi. Ganun, oh. Sinasabi na, oy, swerte. Sa pag na nag-inip ka ng tae, swerte din. Oh. Basta't lahat yung nagsabay-sabay. Alam mo, guided din ako eh. Saka blessed din ako sa mga ganyan. Lagi ko binibigyan lang ako. Kaya maisip mo sana yan. Yan naman pala hindi makakabog-kabog. Ang programa ngayon. Maewan ko, sana. Last question, sir. Last question, Sir Joey. Ano tingin mo ang magpapabagsak sa Bulaga, if ever? Kasi talaga, lahat ngayon, wala ka pa rin dapat eh. Ang yabang ko naman sabihin wala. No? pero parang mahirap eh. Parang ganito yan eh. With the advent of the remote control, ang tao, kontrolado tayo lahat. Ngayon, kung sanay na sa'yo for 33 years, may bagong lumipat na kapitbahay, uy, maganda yung bagong lipat, sisilip ka lang. Pero hindi ka, ano eh, babalik ka rin sa bahay mo eh. Doon ka rin sa nakasanay. Kaya hindi na kami na-insecure eh. Kahit na ilan yung dumating. Sila na nga nahihirapan, problema na nila eh. Yun eh, sanay na sa amin ng tao. Nag-ugat na, nagtahid. Tingin namin, hindi basta maano. Eh, ang ganda pa nung ano namin, parang yung Pinoy henyo eh, parang naging national game. Oo eh. Pati sa mga... Kami nga nagulat. Dati lokohan lang yun eh. Sa mga call center, mga ano nila? Yung iba nga ginagawa eh. Ibang show. Pero yung iba title. Wala, may swerte talaga eh. Well, tuloy-tuloy yan. Kahit wala na kami dyan, huwag naman. Victor Wood. Puro bakal kasi dito eh. Walang makakatokan eh. Galing naman yung ibang tao namin. Mm-hmm. Sabi ko nga, sa mga ano, award-giving bodies, dapat may mga ano na. Best straight host. Ang hirap mag-host sa kanya eh. Oo. Kukurting ka. Sanay ka kailangan sa masa eh, na alam mo makibagay sa mga goons, mga standby. Papasok mo yung kunyari, biglang mga sexy dyan, gano'n. Baka mga balahura. Mahirap yun. Kaya saludo rin ako sa mga loko na yun. Hirap to. So na-introduce sa amin yung bagong characters na yun. Mga street host, papaan magagaling. Ginaling din yung si Paolo Balistos. Alam niya dalin yung gano'n. Lahat ng swerte, magagaling. Dadagdag na lang kami ng host. Nagpapalit. Ganyan. Paano pa yung formula nun? Pagdadagdag tsaka pagpapalit. Noong unang panahon, tatluhan lang ang host. Single, tatlo, dalawa. Ngayon, barangaya na. Barangaya, di ba? Lahat na lang. Sila, maramihan. Maganda rin yun dahil markandahan para magawa mo yung TE. Nung TE. Yung travel enjoy. Travel enjoy. Kasi hindi ka makakalayas eh. Kung ikaw lang ang host. Walang tao walang sa bida. Ano. Ako lang ang host dito. Paano ko lalayas? Linggo, day off mo, yun lang. Alam ka naman, lumipad ka na umaga ng linggo, balik ka sa gabi. Eh dahil sa tagal na rin namin sa Bulaga, kahit na magbakasyon kami, may sweldo pa rin kami. Eh sa tagal namin eh. Naman. Tatlong dekada. Saka parang kahit magbakasyon sila, parang hindi mo naramdaman na umabsent. Parang nandun pa rin. Hindi, parang nag-ano kami. Marunong kami. Alam mo, hindi kami nag-uusap. Pakiramdaman yan, alam nila. Malagyan Joey yan. Babalik yan, ganito. O, ako naman mulugol. Nagagano na kami. Wala kami noon. Lord, kailan balik mo? Ako alis ano? Wala. Ano lang? Balik mo. Pare. Ano na, alam mo na yung galaw ng isa eh. Ang ngayon, sir, ano oras ba? Hindi ka ba hinahanap na ngayon? Pwede na. Wala. Masarap din makipagkwentuhan sa inyo. Maraming salamat, sir. Wala ka naman. Idol natin, Joey De Leon. Tadahal, philosophy sa buhay, trabaho. Ipon, travel, enjoy. Yan dapat ang goal. Talakpakan natin. Salamat. Sarap uminom ngayon, umuulan, no? May pera ka ba dyan yung pera? Wala ka eh. Wala kang pera? Wala eh. Ako din, wala rin ako pera. Wala ka rin pera? Si Lord, oh. Maraming pera yan. Post na yan, kaya ang dami ng pera niyan eh. Tsaka sikat na yan. Sikat na nga yan. Oh. Billboard, lalaki ng billboard. Kaya may bagong kotse yan, yung Tucson. Oh, Tucson. Ganda ng Tucson yan. Ganda yan. Tol, ginagawa mo? Nagsisurf. Ano ba? Nagkakamot ako ng balbas. Ano ginagawa ko? Libre ka naman, oh. Gusto naman uminom ng beer, pare. Libre ka naman. Wala akong pera, eh. Maniwala naman. Wala akong cash. Yan ang gusto ko sabihin. Wala akong cash. Wala kang pera? Eh, host ka na nga. Wala akong pera. Ang dami mong show. Ano ba gusto nyo? Beer. Beer? Oo. Okay. Beer. Wala akong beer ngayon, ha? Pero may ipapainom ako sa inyo. Oy, mga bayaw. Welcome na naman sa isang episode ng Tamang Toma. Ngayong gabi, papatikimin ko kayo na tinatawag natin Cuba Libre. Cuba? Cuba Libre? Cuba Libre. Ah, Cuba. Sakto-sakto, malilibre mo lang. Oo, yun. Oo, yan. Sinasabi ko. At hindi lang yan. Pag natikman nyo yan, lalaya ang mga diwa ninyo. Alam nyo ba yan? Lalaya ang mga diwa na. Itong drink na Cuba Libre, sinasabi nila, nagsimula sa Cuba. 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 Sinasabi kasi nila, noong mga panahong 1901, 1902,
eh, na-invento itong drink na to. Kasi noon, eh, naglalaban yung mga Kastila at yung mga Kubano. At ito daw, eh, kung iniinom nila, nag-cheers daw sila. At sinasabi nila, Cuba Libre. Ibig Cuba sabihin, Libre. Palayain ang Cuba. Ah, free Cuba. Free Cuba. Free Cuba. Ganda niya na. Kailangan lang natin mga bayaw, rum, lemon pang garnish. At syempre, cola. Cola. So gagawin natin. Masarap ba talaga yan? Sarap to. Halo lang tayo ng ganyan. Tapos, halo natin yung cola. So kailangan talaga yung pang sipit ng yelo, yan yung panghalo? Hindi naman. Wala lang. Ang gusto mo gawin, daliri ko panghalo ko dyan. Tama na yun. Okay na yun. Okay na yun. Siyempre, haluan natin ng lemon. Para masarap, damihan natin ng... Yan ha. Itong Cuba Libre, eh, tinatawag na second most popular drink in the world. Ganon? Second. Ano ba yung first? Ano yung first? Ito alam eh. Hindi mo alam. Basta sabi sa Wikipedia, second lang daw ito. So, yan na yun. Yan na yun. Di ba? Di ba? Lalagyan pa natin yan ng ganyan. Ganun? Wow. Maganda pala presentation. Pwede palang ladies drink yan, ano? Buka lang ladies drink. Parang ladies drink eh. Pero pag natikman nyo ito, makakalimutan nyo ang mga ladies. Ganun? Kahit wala tayong table, pwede na, ano? Oo. Cuba Libre. Saan talaga may table eh. Kuman nyo nga yan? Oo. Parang masarap. Mag... Viva! 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 Cuba! Parang gusto mo ko Libre! Oo. Ayan mga bayaw, sana may napulot kayong aral sa ating tamang koma ngayong gabi. Sarap talaga pag libre, no? Ang tawag dito, Lord? Cuba Libre. Ayan, ha? Cuba Libre. Viva! 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 Sarap! What's up, what's up, what's up, what's up?